paano ba tayo aasenso sa pagsasari-sari store? May possibilities ba talaga na umasenso tayo kahit na sari-sari store lang ang ating negosyo? Anong tatlong bagay ang kailangan nating gawin or kailangan nating i-apply sa mga sarili natin para mabilis yung ating pag-asenso? Hi mga kabadang, for today's video, another tips na naman kung paano umasenso ang ituturo ko sa inyo. But before that, mag-time check muna tayo at ang oras ngayon ay 11:42 PM ng March 4, 2021. So yan. So pinakauna sa aking listahan is yung hindi tayo takot magkamali. Bakit ko nasabing hindi tayo takot magkamali? Para kasi sa akin, based on experiences namin, hindi talaga maiiwasan yung magkakamali tayo at magkakamali. Kasi hindi naman tayo robot. Hindi naman tayo perpekto, 'di ba? Magkakamali at magkakamali tayo, lalo na sa pagpasok natin sa pagbi-business. Yan. Pero, yun kasing mga pagkakamali natin na yun kasi yung magiging guide natin para mas maging mabuti or mas maging tama yung susunod na desisyon natin or sa susunod ba na kaharapin natin ulit yung sitwasyon na yun. Alam na natin kung anong gagawin natin, 'di ba? The more na hindi tayo natatakot magkamali, yun yung nagiging leksyon natin sa buhay para mas lalo nating pagbutihan kung ano yung mga susunod na gagawin natin or susunod na sitwasyon na kahaharapin natin. Kaya para sa akin, yun ang unang-una sa aking listahan. Yan. Marami kasi tayong mapagdadaanan or mararanasan once na pumasok tayo sa pagninegosyo, lalong-lalo na ng pagsasari-sari store. Marami tayong struggles na pagdadaanan. Siguro yung iba mahirap talaga yung mga pinagdaanan nila para lang umasenso, di ba? Meron yung mga nagsimula sa maliliit na puhunan kagaya namin. Pero tingnan nyo naman, di ba? Hindi naman talaga imposibleng umasenso. Basta tayo talaga ay natututo sa ating mga pagkakamali o minsang pagkakadapa. Meron pa nga dyan yung mga napapanood ko na mga negosyante, na mga dating nalugi yung negosyo nila. Pero ano sila ngayon? Pero once kasi na tayo ay dumating sa point na yun, marirealize mo sa sarili mo, saan ako nagkamali? Bakit nalugi yung unang negosyo kong tinayo? Bakit hindi siya nag-work? Ano yung mga mistakes ko noon na kung gusto kong umasenso at bumangon ngayon, ano yung dapat ko pang gawin or ano yung dapat ko pang iwasan? Yan kasi ang papasok sa mga isip natin, 'di ba? Tulad nga nung isang napanood ko na ikinukwento ko sa inyo, hindi lang once nag-fail yung kanyang business. Ilang beses nag-fail yung mga business na trinay niya? 5 times, 4 times, pero ano ngayon, 'di ba? Yung tipong kahit pa ilang beses tayong madapa sa ating journey para doon sa pagkamit ng ating mga pangarap, meron at meron tayong matututunan sa bawat pagkakamali na ating nagagawa. Na yun naman ay parang trial and error, 'di ba? Kung hindi siya nag-work ng ganitong ginawa mo, maybe sa susunod na try mo, mag-work na siya or pwede rin namang mag-fail na naman ulit. At once na mapunta ka na dun sa tama na yung ginagawa mo, dun na magsisimula yung pag-asenso mo. Yung tipong masaya ka na sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, kaya lalong gumagaan yung pag-asenso ng iyong sinisimulang negosyo or career. Hindi lang naman to sa pagsasari-sari store. Meron din namang ibang mga negosyo na ganun din halos yung kailangan gawin para ano, para umasenso or lumago lalo yung negosyo na ganun. Hindi lang talaga siya focus sa sari-sari store. Meron pang marami pa namang mga negosyo na pwedeng simulan dahil sa iyong passion, kung mahilig kang magluto, ganun, 'di ba? Marami talagang mga negosyo na pwede mong simulan. Yung tipong nag-i-enjoy ka na, gusto mo pa yung ginagawa mo. Or hindi mo nararamdaman yung pagod kasi mahal mo yung ginagawa mo kasi passion mo 'yun, 'di ba? Talent mo 'yun, kumbaga. So, yun, ang aking tip number 1 is hindi ka natatakot magkamali.
maybe mag-fail ka ng ilang beses, pero dun sa mga pagkakadapa mo na yon sa buhay mo, dun mo masusukat or dun mo matatansya kung ano ba yung mga mali sa ginawa mo or kung ano yung dapat mong gawin sa susunod, di ba, para iwas pagkakamali na. Pangalawa naman is willing kang matuto. Para sa akin, pangalawa siya at mahalaga rin siya na maging sangkap para sa iyong pag-asenso, yung willing tayong matuto. Hindi man based on academically, dahil hindi naman nga lahat is nakapag-aral or hindi naman nga lahat is well-educated or hindi nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay, di ba? Marami naman tayong mga kilala na ganyan. Pero tingnan nyo, kahit na wala silang tinapos, wala silang may pagmamayabang na mga taas ng pinag-aralan nila, bakit sila umaasenso, di ba? Kasi natututo sila based on their experiences. Kaya yung aking number 2 is yung willing matuto. Kasi ang mga taong willing matuto at hindi sarado ang kaisipan para sa mga tips and advices ng ibang mga kapwa nila nasa larangan na ganun or nasa negosyo na ganun is lamang talaga. Kasi hindi ka lang nagpo-focus dun lang sa alam mo. So, tumatanggap ka rin nung mga kaalaman ng ibang tao. Hindi naman sa, syempre yung mga sinasabi na kapupulutan ng aral at saka yung talagang may i-apply mo sa sarili mo. So, yan, gagawin kong example yung mga matatanda natin noon. Hindi naman sa hini-hate ko sila or binabash ko sila, pero meron kasing mga ibang mga matatanda na sasabihin sa'yo na, ay, ganyan lang yan nung panahon namin, ganito lang yan nung panahon namin, pero may i-apply mo pa ba yun ngayong panahon? Kasi magkaiba na ang panahon. Mostly kasi sa ibang mga matatanda, yung nagpo-focus na lang sila kung ano yung nakasanayan nila or kung ano lang yung alam nila. Hindi na sila bukas or hindi na bukas yung kaisipan nila pagdating sa mga bagong kaalaman, ganun. Example lang naman yan, hindi ko naman sinasabing lahat ng matatanda ganun. Meron pa rin namang tao na nakakaintindi or nakaka-adapt ng situation kasi alam nila sa sarili nila na magkaiba na yung panahon, di ba? Kahit na tipong marami nang nagbago sa panahon natin, yung tipong kahit na hindi lang naman kasi tayo talaga dapat mag-focus sa kung ano lang yung alam natin. Meron talagang bawat araw na dadagdagan kasi yung ating knowledge or yung ating kaalaman sa bagay-bagay. So, hindi tayo dapat magpo-focus lang sa kung ano yung alam natin. Kasi habang dumarating or habang papatagal yung panahon is, yung alam natin, hindi na siya yun lang or hindi na siya magwo-work. Yung tipong umasenso ka dahil sa ganong strategy noon. Paglipas ng panahon, kailangan yung strategy mo na yun, may adapt mo na, depende sa panahon. Kasi, hindi na yun magwo-work kung medyo advanced na paglipas ng ibang panahon, diba? Yung tipong dapat nakaka-adapt tayo sa mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay-buhay. Yun yung para sa akin is kailangan din natin or isa sa mga mahalagang sangkap para tayo ay umasenso. So, ang last tip ko naman is yung hindi tayo basta-basta sumusuko. Sabi ko nga sa inyo, di ba, mahirap magnegosyo ng sari-sari store. Tulad sa amin, kung gano'n nakatanda yung pagtitinda namin, gano'n din katanda yung edad ko. 26 years old na ako at 26 years na din kami sa larangan ng pagninegosyo. Nagsimula kami sa maliit na puhunan, tapos hindi naman siguro iba sa inyo na ganito na nga yung aming negosyo ngayon. So yun, marami kaming pinagdaanan na siguro hindi pa naranasan ng iba or meron pa silang higit na napagdaanan compare sa amin. Pero alam nyo ba, kasi kung papasok ka sa pagninegosyo ng sari-sari store at kung gusto mo talagang umasenso, hindi ganun kadali na yung tipong hindi natin masasabi na kahit malaki yung ipuhunan natin sa isang negosyong gusto nating simulan is aasenso siya. Para sa akin ha,
Kasi para sa akin, yung tunay na pag-asenso is nagkakaroon ka ng progress kahit paunti-unti. Yung tipong tulad nga sa amin, ang tagal ng panahon naming pagtitinda. After 26 years, eto na kami ngayon. Eto na yung meron kami ngayon. Yung tipong ganun, yung hindi namin mararating yung kung anong meron kami, kung sumuko kami along the way, kung nagpadala kami sa mga struggles na napagdaanan namin, kung sumuko kami na nalugmok na lang kami or pinanghinaan kami ng loob, hindi namin ma-achieve kung ano yung meron kami ngayon. Hindi kami makakapagpundar ng bahay, hindi kami makakapagpundar ng ganito, ng ganyan, kung sinukuan namin yung mga napagdaanan namin ngayon. So yun nga, 'di ba? Dapat mahalaga talaga yung hindi tayo sumusuko sa mga struggles na napagdadaanan natin. Kasi to be honest, hindi siya ganun kadaling umasenso. Marami kang pagdadaanan. Kumbaga, nandun ka pa lang sa step 1. Yung lalakarin mo or yung aakyatin mo is malayong malayo pa bago mo masabi sa sarili mo na ikaw talaga ay asensado na. Napakarami mong pagdadaanan na mga struggles. Kwento ko sa inyo kung ano yung mga struggles namin. Mga ilan-ilan lang para hindi umaba ng todo yung video na to. Nandyan yung sisiraan ka ng kapitbahay mo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Until now, nararanasan pa rin namin. Hindi lang sa mga kapitbahay, kundi yung sa mga kalugar. Number 2 is, meron at meron kang mga kakilala, kamag-anak, kaibigan na may masasabi na hindi maganda sa'yo or masama sa'yo. Dahil hindi mo na pagbigyan yung gusto or dahil umaasa sila na kaya mo silang pautangin or kaya mo silang pahiramin ng pera. Dahil nga, nagninegosyo ka. Dahil may sari-sari store ka. Tapos nandyan pa yung mga, hindi ko naman sinasabing lahat sila, ganun. Pero may mga customers din na mararanasan tayo na hindi basta-basta ang customer. Yung customer na hindi nyo makakalimutan. Yung customer na pag naalala nyo yung pangalan ni customer na to or pag naalala nyo si customer na yan is may malaking leksyon na naibigay sa inyo or sa buhay nyo na hindi nyo talaga makakalimutan. Para sa akin, hindi kasi lahat ng tao ay pare-pareho at hindi lahat ng customer lahat mabait. Para sa akin lang naman. Next is yung more on business naman, yung tipong darating ka sa point ng pagninegosyo mo na tipong wala nang bumibili sa'yo, yung parang ang hina-hina na ng tindahan mo, mararanasan mo yun. So, hindi mo alam kung anong gagawin mo, diba? Once na nalugmok ka or yung tipong dati marami kang customer, tapos ngayon parang wala na, ganun. Dumating din kami sa point na yan, to be honest, yung hindi pa kami ganitong tindahan, but yung lahat ng tinitinda namin is bigas. Humina ng todo yung pagbibigasan. Eh, yun lang talaga yung alam naming business. So, isipin mo yun, paano ka makakaahon sa ganung pangyayari? Yung tipong, yung kaisa-isang bumubuhay sa'yo at sa pamilya mo is hindi ka na kayang buhayin dahil tumumal ang iyong negosyo. Diba? Yan. Isa rin yan sa mga struggles na mapagdadaanan nyo. Ano pa bang mga struggles? Meron pa yung struggles na mapagdadaanan nyo yung i-curse kayo or hindi lang sa basta-basta sasabihan ng masasama ng kapwa nyo. But merong iba na hinihiling ng masama para sa'yo. Yung tipong sasabihin ka na masunugan na lang sana kayo, magkandamatay na lang sana kayo. Merong mga ganun kasi na experience namin yan. Parang ang ano lang kasing ikwento, kumbaga, baka mamaya hindi kayo maniwala or whatsoever. Pero meron talagang mga ganyan. Hindi talaga natin maiiwasan yan. Meron pa yung mga malulugi ka ng dahil sa hindi mo nga alam kung ano yung mga gagawin mo. Na malulugi ka dahil na-scam ka. Malulugi ka ng dahil na-expiredan ka ng mga paninda. Marami kang struggles na mapagdadaanan. But along the way, pag yon ay hindi mo sinukuan or nanatili kang matatag laban sa mga pagsubok na yung kakaharapin, para sa akin, isa yon sa mga steps. Steps, kumbaga, para
ikaw ay tunay na umasenso para sa akin. At dito na nga natin tatapusin yung vlog ko for today. Hopefully, nagustuhan nyo yung aking mga tips at hopefully may natutunan kayo dito sa aking tips. Mega shoutout sa aming mga organic viewers, sa mga silent viewers, ayan, sa mga hindi nagko-comment, mega shoutout po sa inyo. Shoutout din sa aming mga organic subscribers, organic viewers, sa lahat ng mga organic, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo yung video na to, make sure to give this a like, mag-comment kayo dyan sa baba, kahit emoji lang. Ma-appreciate ko lang na, ay, may nakinig pala sa akin, ganun. Ay, may natuto pala sa akin. Yung tipong ganun, pampalubag ng loob ko, ganun. Siguro naman hindi malaki yung hinihingi ko para sa inyo, 'di ba? Mag-comment lang kayo kahit emoji lang, kahit heart-heart lang. Masaya na ako doon. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, make sure to subscribe. Hit the notification bell and click all para lagi kayong mano-notified pagka meron kaming bagong uploads. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.